Okay, welcome mga paps. 550 na piston ng HD3. Hindi po yan pang Brutus ha. 550. Ngayon po, port natin po yung kanyang block. Ito po port po natin. Ito po. Patas po natin tong gilid po. Kung tawagin ko to, ano eh, cobra style po ito eh, cobra. Ayan po. Pero pagdating po dito, mga paps, dito po, hindi po natin yan itatas. Wala po tayong gagalawin dyan, kundi lilihahin lang natin yan ng pino. Pero pagdating po rito, nakita po nyo ito. Ayan. Medyo itatas po natin yung tikabila. Tikabilang pa nga. So, mga paps, part po natin yung side. Kung makikita po natin sa video, nakita po nyo? Ganyan lang po pagpo-port. Nakita po nyo yan. Patulong na nga po ko ito sa aking pinsan eh. Shoutout po kay Kuya Luis. Yan po ang aking pinsang mekaniko sabi, ano, sa ano, Moto Plaza. Nakita nyo ito mga paps. Pahabain po natin yung oval shape niya. Para po maganda sa takbuhan sa rektahan. Yan po ah. Hindi po tayo magpo-port height. Pagtatabas ng port height, ito po tayo sa cobra style port width. Ito po nyo. Ayan. Kabilang side naman. Nakikita niya kung paano tumakbo ang inyong HD3. Tapunan nyo ang carbon. Ibig sabihin makapal po ang carbon deposit dito. Ibig sabihin malakas po ang pasok ng airflow rito. Kaya nakakaroon po siya rito ng build up. Ito po yan. Ito po ay 0.50 ng HD3. Ano lang po ito? Bali 55.5, hindi ako nagkakamali. Yeah, so ibig sabihin ko job, yan din yung ano, yan din yung dahil ang gambat na mamarutput. Ay, pag nakapundo na. Ay, bukod pa yan, bukod pa. Okay. Ang HD3 kasi, parot po din kasi HD3. Gawa po yan sa overfeed ng gas. Tapos ang tambucho po niya is barado. Maganda po kung may ano kayo, palit kayo ng tambucho. Pero pinaitutono naman po yan sa ano, para magmumarot po sabi niya. Mag-adjust po kayo ng ano yan, ng jet needle, pinakataas. Ito po yung mga paps. Medyo malino na po camera natin dito. At ingat po kayo, baka po mapuwing kayo ng metal ah, metal ano, metal part. Pagkakaan po port pin kayo. Nakita po yan. Tapos mo mas maganda ho rito, walang abruption. Kung mapapakinis po ito ng ano, ilang minuto na para? 4. Pero hindi yan natagilid ang naka ano pa rin yan. Naka white pa rin yan. Ano po nyo? Carbon? Oh.
Pag po, tandaan nyo mga paps, note po, pag ito po'y makinis, hindi po rito magkakaroon ng build-up ng carbon. Kumbaga, smooth siyang lalabas, smooth din siyang papasok, mga paps. Nakita nyo ang carbon? Ang gamit ko po pang pakinis, ito po muna ang gagamitin mo. Itong talim na ito, carbide. Pero ang mas maganda po, pampakinis dito. Nakakita na po kayo ng mga bato. Yung parang pink. May color yun minsan eh. Pink, blue. Yung stone na tinatawag. Yun po ang magandang pampakinis dito. Tapos pipinishin mo po yan ano. Okay. Okay mga paps. Yung ilalim, medyo tabas-tabasin din natin ng konti ha. Para pumantay lang. Ayan mga paps. Pag nag-port kayo, mild lang mga paps, mild. Huwag masyadong gigil. Okay po. Ayan lang po yan o. Nakikita nyo po. High tech na po ang camera natin yan. Kapinsan ko po yan eh. Ayan o. Tapos nyo yan mga paps. So pag magpo-port kayo, at least nakikita nyo to mga paps. Kung paano yung pagpo-port natin. Maganda po nito, mapinis pa natin to ng stone. Yung stone na ano, hindi siya carbide. Yung mga bato lang ang ano, yung mga grinding stone. Yun, grinding stone. Yan ang ating magandang ano nun, pampakinis ito. Tapos lilihay mo yan. Ayan mo yan ang sagat. Note ko po kayo, huwag nyo pong kakayo din yung port height ha. Wala po kayo kakayo din sa port height. Kasi ang ginamit po natin piston is ano na to? Ano, gamit na nga ito eh. 0.50 ng pang HD3. Nakatapon nyo? Mm. Hindi po kayo magkakayod ng port height. Kasi mababago po ang karakter ng motor nyo. Doon po sa port width na kinayod natin, hindi mababago ang ano nun. Mas hahaba ang bigaya ng kambyada nun, mga paps. Mahahaba ang kambyada. Pagka nag-port width kayo, nagtapos kayo ng port width. Ibig ko sabihin, buhay na buhay. Yun po ang isa pang katangian na tinatawag natin pag nag-port ka sa port lead, nagtabas ka. Ganyan lang po naman yan mga paps. Ganyan lang kasimple. So kung makakakita kayo ng mga itim-itim, abruption po yan. Dapat talaga yan, makinis na makinis. Inisin natin to. Para nirbaho na natin eh. So yan mga itim-itim, dapat po mawala yan. Yan po lubak, mga lubak po yan. Hindi po pwedeng may lubak mga pap. Hanggat kaya nyo pong tanggalin yung mga lubak-lubak na yan sa pisngi. Eh siyempre lalakas ng manak mo yan, mga pap. Sabi ko nga sa inyo, patience ang kailangan natin dito. At salamat po sa aking mga solid Kawasaki. Sa aking mga solid Kawasaki. Opo. Opo, at maraming salamat. May next project mo ako eh, kasi wala pa tayong budget. Nakita po nyo ito mga paps. Di ba hindi po natin ito tinabas? Doon sa ating pangarera, hindi, sa ating 58.5 pang bruto, sinabas natin ito. Pero ngayon po, hindi natin ito tatabasin. Hindi po ito natin tatabasin. Ano po yan? Magbubutas po ako rito nyan, no? Tatry po natin magbutas dito, somewhere here.
Dalawa. O kaya banda rito. O kaya banda rito. Para po, lalagyan ko yan ng, ano eh, gagahin natin yung, lalagyan natin yan ng power bulb na tinatawag. Para hindi maapektuhan yung arangkada natin. Hindi, kasi hindi tayo magkatabas dito eh. Kumbaga, gigil na gigil siya. Tapos kung kailan lang gagamitin natin to sa mataas na RPM, sa kala po ito mag-o-open. Yung gagawin natin, ibubutasin natin. Hahanapan ko pa lang po ng magandang pwesto. Opo. Tapos kung magkakaigay ito sa rotary valve, sa power valve, kakatuli po natin dito to. Yung kagaya po nung ginawa ko nung una, nagawa po ko ng red valve. Naka-red valve po yan, naka-red valve. Opo. Umandar din po yun, tumakbo rin po yun. Hindi ko lang po natapos yun. Pero nakadikit na po ko sa Raider 150 noon. Naka-red valve po yan. Okay po. Basta ano po kung ano na? 5-5. Okay. Okay po. Ganyan lang po pagpo-port. Pero pag nakakita po kayo ng mga lubak-lubak na ganito, tatanggalin nyo po yan. Nakita po nyo yung lubak. Yan mga itim, dark spot. Yan po mga dark spot. Dapat po walang dark spot. Dapat po metal na metal yan. As in, makinis na makinis po yan. Opo. Okay po ha. At salamat po ng maraming marami sa ating mga solid Kawasaki na lagi na nag-aantay at nag-aabang sa ating mga videos. Thank you po sa ating mga solid Kawasaki. At ito rin po, note din po, pakikinisin din po ito mga paps. Tandaan po ninyo, pakikinisin din po nyo ito ha, itong transfer, saka itong tinatawag na boost port. Ito po nyo yan. Pakikinisin din po yan. Talagang tsagaan po ang gagawin nyo dyan, tsagaan. At yun po, thank you. Salamat po. Salamat po ng maraming marami. Okay po. Paps, dagdag lang ulit. Ito nyo ito, diba matatalas ang kanto nito mga paps. Ay, mga butas na ating mga fork. Tatanggalin po nyo yung ano. Iti-tapered nyo po yan mga paps. Ayan po, iti-tapered nyo. At tanggalin po yung kanto, yung matatalas. Yung pong matatalas na bahagi ng ano, ng metal part. Titapered nyo po yan. Talaga pong dadahan-dahanin nyo yan, tatagayin nyo. Ayan po, ititapered nyo po yan, yung mga tatalas. Kaya pagka magpo-port ka talaga na talagang nasabi nga yung panarili, hindi pwedeng madali yan mga pap. Hindi pwedeng madali yan. Talagang hahanapin mo yung pinaka the best. The best. Lahat ng angle yan. Kakayuti mo lahat yan mga ano. Ayan. Tapos diba kakabitan nyo doon ng gasket. Pagka yung gasket ay sumubra doon sa dito sa butas, ititrim nyo po yung gasket, ititrim nyo po. Kakat nyo po yung gasket para po pumantay dito sa shape na ito po. Sakto-sakto po yan dapat. Di bali yung gasket po is banda rito, huwag lang pong lalagpas doon sa butas. Okay po. At yun lang po muli. At salamat ng maraming marami mga paps. Thank you po. Thank you. Ito nyo mga paps, rush tayo eh, pero at least hindi natin ano, kaparibor natin yung pare ko bukas eh. Ito po yan, dapat wala pang abruption lahat yan, nakita nyo. Hanggat kaya nyo pakinisin yan or napapanalaminan sabi nga. Okay po, at salamat po ng maraming marami. Tsaka sa aking pinsan kay Greg Luis. Thank you po, mga paps.